Hello mga ka-DIY, review tayo ngayon ng oscilloscope. FNR is I, D is O, dash T is C3. 3-in-1 oscilloscope. Mayroon itong generator, Sinop generator, at saka multi-tester, saka oscilloscope 3-in-1. Salamat sa nagbigay ito nito sa atin. Hello mga ka-DIY, dito naman tayo sa ating electronic test. DIY electronic ignition study series number 12. Ngayon mag-review tayo ng oscilloscope 3-in-1 oscilloscope. Mayroon itong multiple tester, signal generator at saka oscilloscope. Salamat sa nagbigay nito sa atin. Tingnan natin paano ito natin gamitin. Buksan muna natin. Ito yung kanyang probe. Marami pa itong ibang accessories. Ito yung manual ng probe. Oscilloscope. I-open muna natin yung cellophane niya. Nabalot yun ang cellophane. Itong ibang packets, mga connector na sa
multi-tester nya. Saka charger nya. Charger USB cable. Type-C. Ito yung manual. Sayin natin ito bago ito gamitin. Mayroon itong talk. At ibang lingwahe. Ito yung warning sa gamit ng ano. Ito na yung main na tester. 3-in-1 8-in R is E. Is I. Balot pa ito ng isang silupin. Ito na yung ano. Meron itong silupin na katapixel CD. Hindi mo na natin kailangan yun. Iuno na natin. Meron tong tatlong saksakan ito sa taas sa oscillator niya, oscilloscope sa kaniyang generator at saka sa gitna yun sa primero niya ay yung sa kaniyang tools. Meron ng stand sa likod. May built-in itong rechargeable battery. Ito yung lock ng ano. Pagtitest ng PISA. Patch. Bago na ito gamit, i-charge muna natin yung unit dahil naka-instruct doon na pa. I-charge muna natin bago ito gamitin. Fully charge po natin. Meron itong USB. Charger. Meron itong charger na kailangan i- plug yung USB. Pag nag-charge siya, naka-color ito ng sa gilid o pula. Kita mo yung pula. Pag napula yon, maging green na yon. Napuno na yung battery. Ito yung manual paano gamitin yung oscilloscope. May iba't iba itong lingwahe, language. Chinese sa kaya. Ano yung itong isa. Ito yung guide ng ano. Yung probe. Probe may meron itong selector na times 1 at times 10. Kung times 10, anong reading ng oscilloscope, times mo yung sa 10. For example, ang kaya nitong voltage sa times 1 is 40 volts lang. Pag gamitan ito ng times 10, maging 400 volts ang kaya niya. Ito yung mga accessories ng pagtitesting ng parts. Warning na ano, sa paano gamitin yung oscilloscope. Mahirap na i-pronounce. Ito naka-full charge na siya, naka-green na siya. Kailaw na ito ng green.
tanggalin na natin yung charger. Puno na yung battery dahil naka-green na yung indicator niya. Type C po itong charger nito. O ito, naka-ano tayo sa oscilloscope na ito. Yung probe ay naka-connect na sa kaniyang oscilloscope at sa EC220 volts. Ito mag-select ng select natin sa EC. Yung nakublo, yung indicator, yung up and down ng select. Ito. Long press mo lang yung pang right na arrow. At lalabas na yung mga voltage niya. Minimum voltage, maximum duty cycle at saka percentage niya. Itong up down niya, select sa letter blue. Itong single, normal at saka auto. Pandaw lang yung selection. Ito yung pag-transfer ng letter blue. Balik na naman tayo. Transfer nyo sa dito sa sa voltage. Voltage per grid niya. Sa nang width sa per grid. Pag paliitin natin yung voltage, yo, makita na yung yung sine wave niya sa 40 to 20. 100 volt yung per bagis niya. Kali niya naka-connect nito sa 220. Ating probe. Kung palakihin mo yung voltage niya sa per grid niya, per grid line, laki yung sine wave niya. Kuha tayo ng accessories ng pang testing ng mga parts tulad ng P-transistor, resistor, capacitor, inductor. Tapos pinito tayo ito sa oscillator, ito generator. Ito meron itong sine wave. Meron itong anim na uri ng generator. Meron pa dito anim ito. Ipili kayo ng mga generator. Meron itong triangle, meron ito triangle yun according sa kanyang drawing. Mag-generate ito ng at ibang klase ng wave. Balik mo na tayo sa menu tools. Yung okay natin ito sa kanyang resistance. Kailangan palitan natin yung oscilloscope ng accessories. Yung mayroong dalawang clip. At ilagay natin sa number 1 niya. Kunin natin itong sa oscilloscope.
ito yung sa kanyang tools na probe. Sa kanyang voltage reading. Tayo ng ating power supply DC. O, nakita natin yung reading niya sa ano, sa voltage niya. Kaya natin si Kati yung voltage sa battery. Okay pa ba ito? Meron itong yung sa kanyang temperature, humidity at saka at iba pang gamit. Yung voltage lang ating talagang magamit dito. Kailangan ito ng sensor. Ito yung tuyo lang sa tolls niya. Pop muna tayo sa dito naman tayo sa multimeter. Okay, ito yung multi-tester niya sa ano. Ito ng resistor. Gamit tayo ng mga accessories natin sa clip para hindi ito mayroon pa magpasok ng parts ano, sa kanyang sakit. Dito sa 123 ang gamitin natin. Check ng mga parts.
number 1 at saka number 3. Pwede man itong number 2 yung green. Yun, nag-ready na siya. Hindi may kupara. Short natin yung terminal bago natin iti sa osciloscope. Osciloscope.
nakasulat doon. Tulit light emitting diode, reverse natin. Queen 76 books, covered bias, agri beers, may no value, nothing, forward bias, 1.76 books. Dito naman tayo sa oscilloscope. Course 75 parat, course 78.77 parat, naman tayo sa oscilloscope.
tingin doon. Inductor.
50 lang, bro. Salang po.